1990 nilabas sa ere ang cartoon show na nilikha ni William Hanna at ni Joseph Barbara na pinamagatan Jester and Zink. Nakalauna ay naging Tom at Jerry. Ito ay tungkol sa magkaibigan na si Tom na pusa at daga naman si Jerry na kung saan ay nga episode na sila ay nag-aaway at minsan naman ay magkaibigan. At ang mga layunin ng mga cartoon show na ito ang magpatawa, magpasaya ng mga kabataan. Ngunit mayroon akong nalaman na istorya. Isang istorya na siguradong hindi mo na nanaisin pa na malaman. At ito na nga ang nakakaantig balahibo na last episode ng Tom and Jerry. Bilang dagdag kalaman, ipipliko sa dulo ng aking video at pag-uusapan natin ang pinaka-controversial na pinakahuling episode ng cartoon show na ito. Kaya kung bago ka lang sa ating munting channel at interesado ka sa ganitong video, pag-i-click lang ang subscribe button at notification bell. At yan ito nagsimula ang istorya. Isang araw, isang direktor ang inatasang gumawa ng pinakaunang 14 episode ng Tom and Jerry. At ito na nga ay si Direktor Jim Dykes. Matagumpay naman ito natapos ang mga episode na ito. Ngunit pagkatapos niya ito matpanood, ay nagpa siya na lang ito na bigla hindi na lang ito i-ere sa television. At mapapatanong ka na lang kung bakit kaya ito hindi na inire sa television. At ang episode na ito ay pinamagatan ng Tom Basement. Ayon sa istorya ng last episode, nagsimula ito na mapayapang natutulog si Tom sa sahig ng pinto ng basement. At ang owner ni Tom ay magalitin at madalas mainit ang ulo sa kanya. Nang makita ng owner na natutulog si Tom sa tapat ng pinto ng basement, ay nagpasya na lang ito na tapakan ng napakalakas ang buntot nito at bakas sa mukha nitong na may milipit siya sa sakit. Kasabay nito ang pagsigaw kay Tom na huwag na huwag na siyang bababa sa basement, na iyong kung bumaba man siya doon ay makakatanggap siya ng parusa. Kaya naman si Tom dahil sa takot niya sa owner ay nagpasya na lang itong tumakbo sa kabilang kwarto. At dito na po pumasok si Jerry at gumawa ito ng napaka-creepy na pangiti, at ang plano ni Jerry ay papunta si Tom sa loob ng basement na kung saan pinagbabawalan si Tom. At kagaya nga sa napapanood natin sa episode, ay gumawa siya ng iba't ibang paraan para mapasok si Tom sa basement na ito. Kada makikita ng owner na papasok siya sa basement, ay iba't ibang parusa at palo ang inaabot nito. At hindi lang basta parusa, sa unang bisis na nahuli siya ay nakatanggap siya na matinding mga pasa. Pangalawa naman ay nakatamo ito ng sugat at dugo dahil sa lakas ng palo sa kanya ng owner. At ang pangatlong parusa ay makikita na ika-ika si Tom dahil binali ng owner ang kanyang hita. Kita naman natin na nagtagumpay si Jerry sa kanyang maitim na plano, kaya si Tom ay nagmakaawa kay Jerry na huwag na siyang guluhin. Dahil wala naman siyang ginagawa masama sa kanya, ngunit si Jerry ay hindi nagpatinag. Ang ginawa nito ay tinawanan lang niya si Tom. At tinulak ito sa loob ulit ng basement. Gusto nang tapusin ni Jerry ang paghihirap nito, kaya nang makita si Jerry ng kutsilyo, ay nagpasya itong napatayin ang owner nito. At hindi pa diyan nagtatapos ang istorya. Tumapat uli sa kanya ang kamera. Ngumiti ito na para bang may gagawin uling masama. Pumunta si Jerry sa basement at habang nakatalikod si Tom at umiiyak, nagpasya itong patayin at saksakin si Tom.
At alam nyo ba, ang katawan nito at ang owner nito ay basta na lang tinapon sa basurahan. At ang pinakauli na scene sa huling episode na ito, dahil patay na nga ang owner ng bahay, ay nagpa siya si Jiri na maglagay ng signage sa labas ng bahay. At ang kanya nilagay ay home for sale. Sabay tapat uli ang camera kay Jiri at tumawa na para bang may plano siyang gawin ito sa susunod na titira sa bahay. At ang sunod na episode na ating tatalakayin, sa videong clip na ito ay makikita natin si Tom at Jiri na malungkot at masasabi natin sa kanilang itsura ay duman ito na matinding depression. Paano nga ba sila umabot sa ganitong punto na kung saan nagpasya na lang sila na tapusin na lang kanilang buhay? Nagsimula ito na makakita sa buhay ni Tom. At dito na nga pa niya. Ngunit naunahan siya ni Boots at bukod pa dito makikita natin na mas maganda pa ang binigay niya dito. Ang babae pagkalaking diamante. Sa puntong ito bilang isang normal na tao, hinding-hindi na ako aasa sa ganitong babae. Ngunit sa sobrang pagmamahal nito sa babaeng ito, ay makikita natin sito na pumipirma ng kontrata. At ang kontrata na ito ay pautang sa pera. Na kahit dubli na ang tubo nito, ay wala siyang pakialam. At atin masasabi na mahal nito ang babaeng ito. Na tipong wala na siyang pakialam sa kanyang buhay kahit na mabaon siya sa utang at ang inutang niya ito ay walang iba ay ang kutsi. Dahil nagmabaka sakali siya na baka magustuhan siya ng pibil cut kung sakali magkaroon siya napakaliit na kutsi. Ngunit ito na naman ang mayaman si Boots. Inunahan na naman niya si Tom na may dala pa itong limusin at walang sinabi ang kutsi nitong. Dahil sa nangyaring ito ay nagpasya na lang si Tom na mag-inom at kaya rin napaka-controversial ang huling episode na ito. Dahil baka gayahin ito ng mga kabataan dahil sa simpleng babae lang ay magpapatiwakal ka na at ibabaon mo sarili mo sa utang. Aking masasabi na word ng istorya na ito dahil sa huling episode na Tom and Jiri ay namatay silang dalawa. So dito na lang magtatapos ang ating video. Sana magbigay sa atin ng aral sa ating mga tao na huwag susuko anumang problemang dumating sa ating buhay. Ikaw idol, anong masasabi mo sa kwentong ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pa-subscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang. Mag-ingat. God bless. Bye-bye.